Good morning mga kasabwat. Ayan. So, kita nyo naman. Kargado tayo ng bahagya. Ayan o, yung motor natin. Pauwi tayo ng vehicle ngayon guys. So, side trip muna tayo. Ayan. So, dyan natin masusubukan yung sprocket natin. Mamaya, papakita ko sa inyo yung sprocket. Set natin na 1540. Masusubukan natin yung performance. And basta update ko na lang kayo sa daan kapag ano, alas 3 na nang madaling araw, ano na 3:10 na. So tingnan natin kung anong oras tayo makakarating. Sana wala tayong abreya kasi yun lang naman nagpapatagal sa atin eh. Ay, nagalaw. Nagalaw. Bale. So tara, let's go. Bigat ah. Baka lumusot to. Hindi yan. Yung may kabigatan yung karga natin ngayon. Record muna natin to. 36,981. Ayan yung ating mileage. So tingnan natin kung ilan ang aabutin yan bago makabalik ng Manila. So tara. So nakapagpa-full tank naman na ako. You know, smooth. So, payapa pa yung kalsada ngayon, no? Sabado ngayon ng, ano, sabado ng madaling araw. Sakto sa bigat, kaya all goods lang yan. Side mirror, check. Yan. Dito kailangan kita natin nasa likuran. Preno. Okay, goods. Hulihan, okay. Ganda ng ano, clearance. So, mayroon mga kasabwat, i-update ko na lang kayo. Kapag ka nasa maliwanag na tayo, kasi dito, wala pa naman tayong masyadong ano. Focus muna tayo, lalabas tayo ng EDSA. Then, dire-diretso na yung biyahe natin. So ayun mga kasabot, andito na tayo sa may Lucena. Hindi ko alam kung anong oras na. Ayan o, inabot dito tayo, inabot ng ano, ng umaga, ay ng may araw. So ayan, unat-unat lang tayo ng konti, tapos jumingle bells. Tapos papakita ko sa inyo yung sprocket set. Ayan o. Okay. Sprocket set 1540. Napasabak agad sa ano. Ayan. Ayan yung makina natin, no? Diba? Ayan yung tunog kung naririnig nyo. So, ayan. Biyahe na ulit tayo. Alright. Okay naman. Yung takbuhan natin. Pakita ko sa inyo yung smooth pa rin naman siya. Ano. Diba? So, hindi naman siya ganun ka ano, tumulin, pero na-lessen yung vibration niya. Ayan, nakakwarta siya, pero pumapalo siya ng 60 na hindi ma-vibrate. Nakakasilaw. Ayan. Unlike nung naka-44 tayo na may vibration na siya ng bahagya sa 60. Grabe, nakakasilaw. Dandahan lang tayo. Okay. Dito rin ang tagos naman ngayon. Yung mga naka NMAX kanina tsaka ADB. So ayan, ataw natin. Alright. Mabilis niyang nare-reach yung 80 kilometers kapag ganito yung settings ng ano. Tawag na ito ng sprocket. Ayan o, 60.
Diba, ayan o, 80 agad. Ang bilis mag 80. So makakasabay-sabay na tayo ng kahit pa paano. Oo. Oh. Sabi naman tuloy nun. Kunti-kunti lang yung gas natin, kunti-kunti lang yung throttle. Ang ano niya, matuloy na. Kunti lang oh, kunting ano lang, matuloy na. Hindi mo kailangan tigay ng todo para bumilis yung takbo. Ewan ko lang mamaya sa ahon, testingin natin. Well, ano lang naman, apat lang naman yung binawas yung nangipin eh. Parang kalog-kalog na yung ano nun ah. Uy, tik, ouch. Para sa gilid. Maigi-igi na inaabot tayo dito ng umaga sa parteng papasok ng pagdilaw. Kasi guys, napaka ano dito, sobra ang lumak dito. Kawawa ang motor natin pagka gabi tayo dito dadaan. Sobrang dilim pa naman dito sa part ng pagdilaw. Talagang kahit malakas yung ilaw natin dito guys, ang mga hindi naman totally kagaya ng umaga na ganito. Malayo pa lang, tanaw mo na. Malayo pa lang, ramdam mo na na parang may lubak dun sa dulo na yun, ha? Mga ganon. Paggabi, kung alin lang yung nababatuhan ng ilaw, yun lang yung makikita mo. Diba? Tapos may biglang naiwasan mo nga yung lubak na bigla mamay may bubulag. Kawawa naman yung ano natin, kawawa naman yung bearing natin. Bearing! Tapos oil seal, yan ang kadalasan dito nasisira eh. Ayan, gaya niya no? Yan, pag napadaan kayo dyan sa bakal na yan, sigurado awit kayo. Pasok tayo sa tunnel. Ayan yung tunnel dito guys. Parang EDSA lang no? Ayan. Tama mo, may sigira agad no? Ayan, paggabi, hindi masyadong ano yan, aninag. Hindi ko alam kung anong oras na siguro, mga alias 6 na siguro yan. Gilid tayo. Ayan o. Makabas. So, masasabi ko lang guys dito sa ating ano set ngayon ng sprocket, maganda siya. Sabi yung ano natin. Sabi yung motor smooth. Tsaka hindi ganoon ka todo-todo yung pagbibigay natin ng gas. Sabi nila mag 38 na lang daw ako na sprocket, pero mas mainam na siguro na subok muna tayo ng ganito na 40 na ano kasi nanggaling ako sa 44 eh. So naging 40 lang muna. Pag napudput ng 40 na to, siguro mga 4 years ago. 4 years bago mapaano. 4 years din bago ako makapagpalit ng sprocket eh. Matibay yung ano. Hindi pa siya ganun kapudbud. Yung ano matulis ng alang. May talas na, hindi natatagal yung ano natin. Baka maputulan tayo ng kadena pag ganun. Kaya pinelta ko na. So ayan, yung brand natin ng ano. So yung kadena ko, DID, di ba? DID yung kadena ko, tapos saan naman yung ano. Saan naman yung sprocket natin. So one by one ko yung binili. Bumili, unang binili ko yung ano, yung sprocket na tawag na ito, sprocket na malaki. Eh, pagtingin ko dun sa ano, may talas na rin yung ano, yung stock natin. So, hindi magiging, hindi magtutugma yung performance niya kapag hindi mo papalitan lahat eh. Kaya set talaga na pinapalitan niya.
Since may kadena na naman ako na nakareserba, bago din yun, BID. Eh, yun ang ginamit ko. Swak naman. Swak naman siya. Mapapansin nyo guys, ang daan dito. Like, pag tapat mo ng Lucena, ganito ang makadaan dito. Malalapad. Ano, makakatakot lang. Kagabi dito, minsan nakakatakot. Gawa na may mga aso dyan na tumatawid. Kahit ganyan kalapad yung kalsada na yan. Biglang may tatawid na aso. Nakakawa naman, masagasaan mo or else ikaw ang maano, ikaw ang mayayari. Stop. Tagadagadagadag. Gising ka talaga dyan sa ano na yan. 19, stoplight dito. 15. Pasilaw. Dati eh, nag-aano na ako dyan, nag-kinta na ako dyan, sa 60. Ayan, quarter pa lang oh. Siguro kung okay pa yung RPM natin, hindi pa yung umaabot sa ano, sa 8,000. RP, yung ano natin, pag nag-ship. Kasi ano eh, hindi ko pinapaabot ng ganun eh. Pag naramdaman ko yung makina na parang gusto niya humingi ng ano, binibigay ko na yung cambio. Para hindi nabibigla yung ano. Mas mahaba yung ano ng kwarta. So, normally, ganun talaga pagka nagpapalit ng splawat combination. Ang ano lang, may advantage at disadvantage naman lagi yan eh. Lagi naman tayong may sacrifice dyan eh. Gaya yan, pag magpapalit tayo na mas maliit na teeth, medyo hirap sa ahon. Dala na kung ang makina mo is 125 lang naman, tapos mabigat yung motor. Okay lang, kung 175cc, magliit ka ng sobra. Kasi kaya niyang batakin yun. Pero pagka mga 125cc lang, tapos may kabigatan pa yung motor gaya nito, nahihirapan sa ahon. Ayan guys, dito na tayo sa Lubak area. Patigim pa lang to, lalo na sa may Taggawa yan. So sa mga nakawi naman na ng Bicol, alam nyo na to. Sa mga first time, medyo masakit to. Masakit sa ano to. Masakit sa... So yun mga sabwat, update na lang ako sa inyo later on, pag nandun na tayo sa bitukang manok. Alright, sabwat. Papasok na tayo ng bitukang manok. Ayan o. Papuntang yung kabila, papuntang peninsula. Itong kabila na to, papunta ng Bicol. Alright. So bago kayo makapasok ng ano, ng bitukang manok guys. Ito papuntang peninsula to. Bago kayo makapasok dito, makikita nyo itong daan dito. Ayan o. Makikita nyo yung daan na yan. Grabe yan guys. Kaya pag dadaan kayo dito ng gabi, magdandahan kayo. Ayan o. Grabe yan, lalalim yan. Hindi lang masyadong kita sa camera yan, pero bukol-bukol yan guys. Ayan o. Ta. Ayan, yung kabila, lalo na yung kabila oh. Pag mahina-hina ang ilaw mo dyan, tapos hindi mo ito kabisadong daan na to, awit talaga yung motor mo dito. Ayan oh, tinamba ka na kanila ng puting ano. Yay. Ayan oh. Quezon Protected Landscape. Medyo ano pa dito oh. Tingnan natin kung kumusta itong alpa sa ahulan. Alright. Ayan. Aba. Okay pa naman. Ba. Alakas pa. Huh. Ayan, naka-third gear pa guys. Oh. Alakas pa umahan, no?
Diba? Malakas pa. Pwede pa tayo magbawas ng ipin. Ano? Yakang-yaka pa eh. Okay pa guys. Malakas pa sa ahon yung ano. May lalakas pa sa ahon to ano. Kaya lang hindi sa ganun kabilis gaya ng dati na yung dati ka, bilis umahon nun eh. Ito. May velo pa to. SG. Yakang-yaka yan, no? Hali wala yan. Diba? Oo? Oh? Malakas pa, oh! Oo. Oh. Nangyari sa third gear. Oh, ano pa kayang kaya pa, oh? Parang anong... Oo. Oh. Ah! Diba? Yaka pa, oh! Experience ka, experience ka. Ano na, ito, bidukang manok, oh. Ouch! Ang masasabi ko lang guys sa ating ano, napakaayos. Parang konti lang yung pinagkaiba niya dun sa 44 since apat ng ipin lang binawas, malakas pa rin talaga sa ahonan, malakas pa siyang mahon. Tapos same speed, same lakas ng ahon, pero ang ano lang dito is yung vibration. So kung dati kapag pumapalo ng high speed na nagkakaroon ng vibration, kapag pumalo na ng 80 to 90 yung 1544, nagkakaroon na siya ng vibration. Alright, tapos mataas, masyadong tumataas na yung RPM. Since dito naman sa 1540 pumapalo siya ng 60 kilometers, hindi pa un kwarta. Hindi pa siya ganun ka ano. Hindi siya vibrate masyado. So yun, hindi pa rin nawala yung kagustuhan ko dito. Malakas pa rin sa ahon, malakas. Matindi pa rin yung response ng makina. And para sa akin goods na to. So alright. Yan, dito mabilis lang dito lumabas. Ayun, nakalabas na tayo. Sheesh! Ataw na ulit. Kitang-kita na natin yung mga lubak. Kaso nakakasilaw yung araw. Yun, ang sakit sa mata. Pag binaba ako naman yung ano, madilim. Alright, so ayun mga kasabot. Biyahe na ulit tayo, nadagdagan yung karga natin. Galing ako dun sa kapatid ko guys. Nagtambay muna ako dun ng mga 2 oras siguro. So, kwentuhan lang kami. Tapos, nagpahinga na rin muna ako. Kasi hindi naman tayo nagmamadali ngayon, kaya okay lang na magpahinga tayo. Stopover, baga. Para mapahinga din yung motor. So, andito pa rin tayo sa Timonan. And, alas 9 na. Past 9 na guys, past 9 na. At hindi ko alam kung ano ko sa makarating ng Gallego. Depende sa takbo natin. Ayan. So, mas maganda to. Kita-kita natin daan. Makakabilis tayo ng takbo. Ganda ng performance nung sprocket na nadali natin. Coming soon. 38 naman. Charit. So, pudpurin muna natin to. Para ano, solid. At actually, yung isa, pinanong ko talaga eh. Pinatulis ko talaga eh. Baka ko pinalitan. Sayang kasi ang pera. Pama na ba kayo mga kasabuan? Ganda ng dagat, oh. Blue na blue. Mahataw tayo ng takbuhan. 68 ang laro. Ang bilis lang. Kanina, sa atin muna lang tayo ngayon. Hindi na tayo sa bumaka. Samantalahin natin ang daan habang hindi pa malubak. Mamaya hindi tayo makakahatap pagpasok natin ng Tabugon. Talagang sasayaw na tayo sa ano dun, sa mga lubak.
May swimming plank na bara ako dati dito. Ayan o. Buti nga medyo mababaw na siya, hindi kagaya dati na talagang ang lalim yan. Pa island pa yan o. Lalo na pag galing kayo dito sa ano, pagpawi kayo ng Maynila. Primavera Resort. Diba, may resort na pala dito. Ayan o, ganda ng ano islands. Summer na talaga. Ganda ng dagat, kulay asul na asul. Dito na tayo sa Tagkawayan. Saan ko yung binababag natin itong Tagkawayan at grabe yung lubak. Para akong dumuduyan sa ano. Marami, sakit sa puwit. Ayan o, hindi ako makapagpabilis ng takbo guys. Grabe. Ayan o, makikita kayo. Baka tumawag tayo. No? Grabe. Ayan o. Tagarag, tagarag. Dandahan lang. Baka malaglag yung ating mga dalay. Pakakit. Itignan-tignan ko yung mga nakalagay sa aking likuran. Baka may wala na. Nasa gulong na pala. Disgrasya tayo. Ayan. Ay no. Kahit sa ano ng bus, ram ano eh. Ranig mo talaga yun. Lagatok ng kalsada eh. You know. Tag 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 tag. So ayan mga kasabot, andito na tayo sa ano Del Gallego. Ayan yung motor natin. May pahinga muna tayo ng konti. So ayun, goods naman yung takbuhan natin. Kunti na lang, lapit na tayo sa bahay. Ayan yung karga ng ating motor. Alright, check down natin yung gulong. All goods pa. Ayan. Tingnan natin yung kadena. Amusin na yung kadena. Nice. Ayos na ayos. Napasabak yung 1540 sa Pabicol. And so far so good naman. Maganda yung ano performance. Alright. As of now, masasabi ko lang sa sprocket na nabili natin is very very good. Swabe. Hindi pa naka-reserve yung ano natin, no? Dami pang gas. Mukhang mas matipid siya kaysa dun sa dati. Malalaman natin yan. Tulin naman yung mga yan. Ayun, no? Tulin. Ayan. Makulimlim. Tutulin, tapos biglang hirintuan na yun. Eh, lang pala. Eh, ako. Sorry. Iba pa rin talaga pag stock side mirror ang gamit natin. Ito kasi oh, nagbabibrate o. Oh. Ayan o. Oh. Pagka nalubak, magalaw siya yan o. Oh. Yung stock na side mirror, talagang stable siya. Kaya pala inaalad lang talaga ng ano na doon ka lang sa stock. Stay in stock lang talaga. Ayan o. Oh. Magalaw-galaw siya. Pero aninag naman. Kita naman. Malino pa rin naman. Dati may nabili talaga akong side mirror dati. Tagga 150 yata yung bili ko nun. Halos nung tumakbo yung motor ko na RS, wala talagang wala talagang makita eh. Sakit pa sa mata. No, umulan. Oh my god. Alright, malapit na tayo. Parang umulan ah. Come on na kamayan. Kakaliwa tayo dito. Diretso tayo sa bundok. Iaahon natin tong motor.
ha. Bihira nga na dito guys, bihira ang kapitbahay. Kasi na talaga to. Payapang payapa ka dito pag dito ka tumira. Ayan guys, ito yung daan na malubak. Hindi siya malubak, mabato. Ay putik. Yay. Diba? Damuhan yan guys. May picture ako dati dito na maputik to. Ito. Pagtayo naman siya, maganda naman daanan yan. Pero pagka nabasa yan ng tubig at ng ulan, hirap pasukin yan. Yan o. Sadyahin tong bahay namin guys. Kaya gustong pumunta dito talagang sasadyahin tong bahay. Ay pinawers o. May ubod. First gear, dati hindi ka magamit to. Ba? Smooth yung first gear, oh. Tingnan natin sa ahon. Ayan. Ahon to, eh, oh. Da. Ba, oh. Smooth, oh. Diba, oh.